Nagkaroon ng tagas ang tubo ng Maynila sa kahabaan ng Osmeña Highway sa kanto ng Sobel Roja sa lungsod ng Maynila. Dahil po dyan, tatlong araw na walang tubig ang mga residente sa Maynila, Makati City, Parañaque City at Pasay City. Nagbabalik si Clayzel Partilla. Nanggigigil na si Jenny ilang oras pa lang na walang tubig. Eh paano pa kaya kung umabot ng ilang araw? Sobrang halaga po ng tubig para sa amin, ma'am, kasi syempre unang-una sa pagkakarinderya namin talagang panghugas ng mga karne, tsaka pang sa mga plato, ganyan, pinagamitan. Masyadong mabigat na po para sa amin yun kasi syempre pag wala kaming tinda, wala kaming kita. Ang kinatatakutan ni Jenny, mangyayari. Abiso kasi ng Maynilad, halos tatlong araw na mawawala ng supply ng tubig. Simula March 5, alas 3 ng hapon, hanggang March 7, alas 11:59 ng gabi. Apektado ang higit kalahating milyong consumers sa Maynila, Makati, Parañaque at Pasay. Malaking tagas kasi ng tubo ang nadiskubre ng Maynilad, 7 metrong lalim sa kahabaan ng Osmeña Highway sa kanto ng Sobel Roja. 2.2 meter line namin is a major trunk main namin that conveys water nga from La Mesa treatment plant papunta po doon sa south areas. Yun po talaga yung main source nung area na yon. So wala pong ibang redundancy na pwedeng pagkuhanan ng mga would be affected. So kailangan magawa yung interruption. Ayon sa Maynilad, hindi na ito pwedeng patagalin lalo't sinisira na ng tubig ang ilalim ng lupa na posibleng lumala sa tag-init. Aabot hanggang 30 milyong litro ng tubig kada araw ang matitipid kapag naayos ang tagas. We need to recover yung mga water losses to sa aming system. So in preparation nga dun sa summer, pag pinatagal pa natin ito, sayang yung magiging contribution nito dun sa overall water supply availability na binibigay namin dun sa aming mga customers. Didiskarte na lang ang ilang consumer makatawid lang sa ilang araw na walang tubig. Malaking tulong din po talaga yun na malagyan ng mga tubig, yung mga 1.5, mga kasirula po, mga planggana. Kasi ang hirap po na walang tubig. Bigo manok. Magtatayo ng 7 stationary water tank at magrarasyon ng tubig ang Maynilad sa mga apektadong lugar. Pero paalala pa ng kumpanya. Yung mga customers po namin, maaga pong mag-iimbak nung kinakakailanganin po nilang tubig. Kung halimbawa po na hindi talaga kasya yung kanilang maiimbak na tubig, round the clock iikot po yung 27 water tankers. Titiyakin naman ng Metropolitan Water Works and Sewerage System na mabilis ang anunsyo ng schedule ng water service interruptions. Number one na guidance natin, yung timeline. Making sure that we adhere to the timeline. Inaabisuhan naman ng mga motorista na pansamantalang isasara ang dalawang lane ng Osmeña Highway sa may kanto ng Sobel Roja para bigyan daan ang pagkukumpuni. Clayzel Pardilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.